Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng special puto paw. Pero bago tayong mag-umpisa, kung bago kayo sa ating channel, huwag lamang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong lutuin. Narito po ang ating mga kakailanganing sangkap sa paggawa ng puto paw ay merong tatlong set na ingredient. Una po, para sa asado fillings, gagamit po tayo ng 1/4 na giniling, 1/4 giniling, 1/2 cup na brown sugar, excuse me, water, 1/4 cup na water, oil, 4 tablespoon na soy sauce, 3 butil na star anise. Ito po ay pampalapot sa ating asado. Siguro po mga 1/2 tablespoon na pampalapot. 1 onion, 1 teaspoon pamintang buo, 5 butil na bawang. Ito po ay para sa ating asado filling. At para naman po sa ating puto mixture, gagamit po tayo ng 3 cups na cake flour, 1.5 cup water, 1/2 cup white sugar, 3 teaspoon na baking powder. Para naman po sa ating mirang, narito po yung ating egg white. 8 piraso po ito yung large ang atin pong gamitin. 1 cup white sugar. At ito pong ating, well, naubusan po kasi ko ng cream of tartar. Eh, pwede din naman po ang, kung cream of tartar po ang gagamitin natin, 1 teaspoon. Pero gagamit po ako ng vinegar, kahit po anong klaseng vinegar, eh, 1/2 teaspoon lang po. Basta po anything na acid, pwede nyo pong gamitin. Lemon. At para po sa ating toppings, gagamit po tayo ng cheese. Pwede din po tayong maglagay ng salt and egg. Kaya lang po, eh, naubusan ako. Kaya cheese na lang po yung gagamitin ko. Pero nasa inyo po yun, kung gusto nyo maglagay ng itlog na pula, eh, pwedeng-pwede po. Okay, ngayon po, umpisahan na po natin ang pagluluto ng asado filling. Okay, lagyan na po natin ng oil. Lagay po natin ng garlic. Okay, ang ating sibuyas. Ayan, isa ating giniling. Ayan, gisa-gisahin lang po natin hanggang sa mag-light brown yung ating pork. Nako, sorry po. Yung pong narinig nyo, natabik ko po yung aking sugar. Bumagsak, nabasag. Okay, hinaan ko muna po ang apoy at kukuha lang po ako ng bagong sugar at paminta. Ngayon, tuloy po natin ang pag-igisa. Nilagyan po natin ng 1 teaspoon na paminta. Ayan. Hintayin lang po natin mag-light brown. Lagay po natin ng 4 tablespoon na soy sauce. Ayan, sabay-sabay na po ang star anise. Half cup na sugar. Ayan. One 4 cup na
water, yun pong paglalagay ng sugar, nasa inyo po iyon. Kung medyo matabang kayong, hindi kayo masyadong matamis, eh magbawas po kayo ng sugar. Pero tamang-tama lang po iyon, yung tamis. Ayan, hintayin lang po natin kumulo bago po natin lagyan ng pampalapo. Siya nga po pala, habang iniintay nating maluto yung ating asado peelings, eh, shout out ko lang po yung mga taga Barangay Salambaw. Shout out kay Leonora Dolorito. Thank you so much sa panonood niya. Mabus! Ayan, kumukulo na po itong ating asado. Ito pong gagamitin kong pampalapot ay 1/2 tablespoon na cornstarch. Ayan. Ayan, malapot na po ito. Ngayon po, tatanggalin ko lang po yung nilagay kong star anise at baka po mahalo sa ating pagpapalaman. Ayan, tanggalin po natin. Ayan, patayin na po natin ang ating apoy at ready na po ito at palalamigin lang natin. Ngayon po, unahin na po natin itong timplahin itong puto mixture. Lalagay po natin ng 3 teaspoon baking powder. Ayan. Ang sugar, 1/2 cup white sugar. Ngayon po, lidigyan natin ng 1.5 cup na water. Mix lang po natin. Mix lang po natin hanggang sa wala na po siyang buo-buo at matunaw na po yung kanyang sugar. Ayan. Ayan, okay na po ito. Wala na po siyang buo-buo. Tatabi po muna natin to at gagawin natin ang ating meringue. Ayan, ngayon po, gawin na po natin itong ating mirang. Liligay ko po itong 1/2 teaspoon na vinegar. Inuulit ko po, kung meron po kayong cream of tartar, 1 teaspoon po yon. Okay, umpisahan na po natin. Kailangan po yung ating egg white, walang makakasama na egg yolk. Kasi po, mahihirapan tayong gawing maging fluffy itong mirang. Ayan. Pagka po ganitong bumubula-bula na po itong ating egg white, lalagay na po natin itong ating sugar. Unti-unti lang po. Mga 3 hati po yung gawin natin sa pagbubuhos ng sugar para po maganda. Ayan, patuloy lang po yung ating pag-mixer hanggang sa magbuo na itong ating mirang. Magbabalik po ako pag buo na po siya at hindi na lumalaglag sa ating mixer. Okay. Ayan, ngayon po, okay na po ito. Nag-set na po itong ating mirang. Papatayin ko na po itong ating mixer. Ayan, kailangan po hindi na bumabagsak sa ating mixer itong ating mirang. Okay, gawa na po tayo. Okay, ngayon po, heto na po yung ating mixture saka ito pong ating mirang. Paghahaluin po natin ng dahan-dahan, unti-unti lang po.
Ayan, mga tatlong ano po ito at dahan-dahan lang po ang paghahalo. Kailangan po ay magaang lang yung ating kamay para po hindi po mawala yung hangin ng mirang. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Kailangan po, pag gumagawa tayo ng tutupaw, ito pong paghahalo ng mirang, kailangan po talaga mood na mood tayo na hindi tayo naiinis. Kasi po, pag naiinis tayo, maapektuhan po yung ating paghahalo. Siyempre po, bumibilis kasi naiinis tayo. Ayan, ganyan lang po. Para talaga pong masarap ang ating tutupaw. Ayan, last na po ito, ilagay na po natin lahat. Ayan, haluin lang po nating mabuti na magaang ating kamay, magaang. Kasi po akala natin mix na, pero po yung ilalim hindi pa pala. Ayan. Ayan, okay na po ito. Ready na po. At ilalagay na natin sa ating mga molders. Okay. Ayan, lagyan po muna natin ng kalahati. Dahil po maglalagay tayo ng masarap na palaman. Ako, napakasarap po nito. Umuulan-ulan na naman. Okay, ngayon, lagyan na po natin ng palaman. Nako. Kasarap naman. Ayan, huwag nyo pong pupunuin. Ganyan, 3/4 lang po. Okay, ngayon po, lagyan natin ng cheese. Ayan, nasa inyo po yun kung pwede din pong lagyan ng itlog na maalat. Kailangan po ganito, kulong-kulo po yung kanyang tubig. Ngayon po, i-steam po natin to ng 15 to 20 minutes. Ayan, magbabalik po ako after 20 minutes. Okay, after 15 minutes, heto na po ang ating masarap na tutupaw. Pwede na po ito. Okay, heto na po yung ating tutupaw. Kung napansin nyo po, itong puto na to, hindi kamukha nung ginagawa kong puto na may alsa. Ito po talaga eh. Puto cake po kasi to. Kahit po ito. Ayan. Ito po talaga ay puto cake, malambot na malambot. Kahit po i-rep nyo, hindi po magbabago yung kanyang lambot. Talaga pong masarap. Tingnan nyo naman, no? Ayan, tanggalin lang po natin at magbabalik po tayo, tiki man na po. Ayan. Okay. Ready na po. Luto na po itong ating masarap na merienda. Tikima na po tayo. Ngayon po, tikima na po tayo. Tingnan nyo naman, no? Talagang napakalambot. Oh, talaga naman po. Okay, tikman na po natin. Medyo mainit pa po eh. Kahahamo lang. Talaga pong napakasarap. Ayos na ayos lang po yung tamis. Masarap po yung palaman.
talaga pong napakasarap na merienda. Medyo iniiwasan ko po yung cheese kasi hindi po ako mahilig sa cheese. Mmm! Oh, talaga pong lutuin nyo't magugustuhan po ng inyong mga anak dahil talaga pong masarap. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na't hindi kayo magsisisi. Bye-bye!